ang Diyos ang may sabi niya, no? Ang bagay na yan, nabuwan ng araw na yun, ang sabi, 3,000 katao. Meron eh, mga nakakalat ng mga nakahiga na parang mga bato. Binuwal sila sa ilang dahil sa kanilang ginawang gintungguya na yan. 1 Corinthians 10:5. Pagkaman ang karamihan sa kanila hindi nakalugod sa Diyos, bakit hindi nakalugod? Walang pananampalataya sa Diyos, ang pananampalataya ninyo sa gintungguya. Sapagkat sila ay ibinuwal sa isang, pinatay sila ng Diyos, no? Bakit? Dahil doon sa pangiinsulso sa Diyos. Na sinabi mo, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, gumawa-gawa sila agad ng Diyos. Bagaman ang karamihan sa kanila, hindi po lahat ng Israel ay masama. Yung karamihan lang sa kanila. Halimbawa, pulis. Ay, hindi lahat ng pulis masama. Hindi lahat ng sundalo masama. Karamihan lang sa kanila. Ano ho? May mga ilan-ilan sa kanila. And six, ang mga bagay na ito ay pawang nating mga halimbawa sa atin. Example yung nangyari ngayon sa kanila. Bakit? Upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Sumamba ba sila sa Diyos-Diyosan? Opo. Huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang ibig sabihin, sapagkat ikaw ay dadating ang panahon, nagbabalikan ka ng Diyos na ginawa mo masama. Masama yung bagay na yun. Ang sinasamba natin ay ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Babasahin natin ito mamaya. Huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil yung ilan sa kanila, ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsininom at magsitindig upang magsipagsayang. Ibig sabihin, yung pagsambang ginawa nila na yun noong una, nagkaroon doon ng kasiyahan, nagsipagsayawan sila. Tuwan-tuwa sila doon sa larawang buya. Di ba hindi nagre-represent sa napanood dati yung nakaraan? Tuwan-tuwa yung mga tao, nakasukos ng mga maroon, nagpapakita ng devoted talaga sila. Eh pagtapos nito ngayon, ano yung mga panatak? Hindi na ako magiinom ng Red Bulls. Yun pala, iinom naman GG. Pag inis mo, bakit ganyan ang tao? Bakit yung katigasan ng tinatawag na kaisipan at loob, nandoon? Ba't ayaw nila makinig sa salita ng Diyos? Ang dami nakangaral sa TV. Ipiliin mo nga lang kung talagang nakasulat ang sinasabi. Pero kasi dyan, nag-iimbento. Ito yung hindi tunay kalimutin ng Diyos. Ito ang kinahinat na nila na naging halimbawa sa atin ngayon. Huwag natin itong gagawahin ang mga ito. Malinaw na kamatayan ang kahahantuman ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, ayaw ng Diyos na may karibal siya sa pagsamba, sapagkat siya lamang ang dapat sambahin sa langit. Ang mga binging Diyos-Diyosan ay walang maunawa ang anuman, walang hininga ng buhay, hindi nakakakita, hindi nakakaunawa, sa mga tuwid ay isang patay na bagay. Baka yung iba masaktan yan, grabe ka naman Brad Tumira, Marder, hindi, nasusulat na. Yung mga sinabi na kasulat niya, nasusulat po yan. Hindi tayo maglalagay dyan ng hindi nakasulat. Ano yung gusto kong makita po ninyo? Yung salita ng Diyos ang nagsasalita, hindi ako. Yung salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng formation, hindi po ako, nagbabasa lang po tayo. Ayan yung salita, Daniel 5:23. Kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng langit at kanilang dinala ang mga kasangkapan ng kanyang bahay sa harap mo. At ikaw at ang iyong mga mahal na tao, at ang iyong mga asawa at iyong mga babae na sinom ng alak sa mga yaon, at iyong pinuri ang mga Diyos na pila, ginto, anso, bakal, kahoy at bato, na hindi nakakakita o nakakalinig man o nakakaalaman at ang Diyos na kinaroroonan ng iyong hininga at kinaroroonan ng lahat na iyong lakad, hindi mo niluwalhati. Nakasulat niya sinabi ko, opo. Nakakatampo, di ba? Bilhin mo, nilalang ka sa larawan ng Diyos. Binigyan ka ng hininga ng buhay. Tapos iba sasambahin mo. Ay, mali. Mali yung bagay na yun. At masama yung bagay na yun sa paningin ng Diyos. Kawalan ng respeto sa tunay na nagbigay ng buhay sa atin. Habakuk 2:8. Ano ang napapakinabang ng larawang inanyuan na yung inanyuan ng manggagawa niya o ng binugong larawan? Natagapagturo ang mga kasinungalingan. Hindi nagsasalita. Paano nakakapagturo? Eh, yun ang papagalaw sa kanya. Ay, alam mo, nagmilagro yan.
Tara, magsiluto yun, nagunyaki yan. Yung mga uto-uto, ay, gumuto tayo naman. Di mo? Tagapagturo ng kasinungalingan. Ano ba yung ginawa mo? Pinakit ko lang doon sa tuod yun. Langisin, pahit mo rin. Nagaling yung rayo mo. Ayaw magpa-check out. Ang gusto dun sa, ano? Ayaw mo. Tagapagturo ng kasinungalingan. Hindi nagsasalita yan. Paano nakakapagturo? Yung mga alipores na nakaipot. Sinami pa ka na yan. Paglabas mo, maglaglag ka rin kahit 20. Ikita na nga naman. Hindi ito pang iinsulto, mga kapatid. Nangyayari po ito. Tunay na nangyayari ito. At napakahalaga ng daladala nating salita para i-aral sa iba. Yan ang layo niya ng iglesia. Ano yun? I-share mo yung aral. Kapatid, masama po yan. Masama po ang sumamba dyan sa kanyang bagay. Na tinitiwalaan ang nag-aanyo sa kanya na gumawa ng mga piping. Diyos, Diyos. Ang mga salita na yan. Ayan yung talata ko, hindi ako may sasa. May mga bagay tayong makikita at magtuturo sa atin, magbubukas ng ating kaalaman kung paano ang salita ng Diyos ay tunay na nangyayari sa panahon natin. Tunay din. Sa aban niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Kapakaawa-awa. Sabi rin, di ba? Sabi sa Jessica, so okay, sumasayaw yan. Wala namang malo, walang battery, sumasayaw nga. Ay, grabe, may milagro. Luhod. Luhod lahat, luhod. Luhod. Diba? Dito may salita. Saban niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka, magtuturo, baga ito. Sabi ko. May magagawa ba yan? Nagkainisip natin ngayon. Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niya. Hindi, ano ngayon lalabas niyo sa tao? Diba, loko-loko. Inisip mo. Bakit? Bakit mo binibigay ang panahon dyan? Eh, wala naman palang kwentang bagay. Masakit sabihin. Pero yun ang totoo ko eh. Walang hinga sa loob niya. Anong magmimilago yan? Kahit paano gawin mong isip.